Adios sa imo, utod nga nagtaliwan. Mangin kaupod ka na karon sang mahal nga Diyos. Ang pagpakamayo sang Diyos, ang balunon mo. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, magkitaay kita ulit. Updan ka sang mga santos. Bisan may nauna, maghiniupod kita sa ulihi. Agod pirmi kita mangin malipayon sa luyosang Amay nga Diyos. Amen. Wala na siya. Kahit kailan, hindi ko na makikita. Kasama niyang namatay ang pag-asa kong babalik siya at makikita ulit kami. I have something for you. Ay, talaga, how sweet. Yeah, yeah, sing. Uy, talaga, sweet. Tapos. Noon, kapag umaalis siya para mag-aral sa Manila, namamatay ako ng kaunti. Muli lang nabubuhay kapag bumabalik siya. Tulad ng huling uwi niya. David is here na. Siya nga kung sinipalan. Hello. Amiling, huh? Ang akon nga palanggang nga bata, Dr. David Gaston. Kita, may napon. Merienda na tayo, please. Tayo na. Salamat. Tayo na, mag-merienda na tayo. Ay, your friends are here, sweetie. Your friends. Oh, ano? Ari, kumusta? Carl, akala ko ba sabay tayo, iniwan mo ako. Pasensya na pare, may dinaanan pa kasi. Asya nga pala pare, si Denise. Denise, si David. Hi, Denise. Hi, si Dio. Layo pala sa inyo, pare. Ah, ganun? Oh, binigot mo ba? Kinutom na nga kami. Hi, tita. Marienda na tayo. Please join us. Come on. Sit here. Yan. Please. Please sit down. Sit na. My favorite. See, all your favorites are here. You have to taste this. Siyang lahat sa akin. Ang aking langit. Ang lahat-lahat. Kung sang semana ka nag-abot, naabutan mo tani ang mga isda pagkatapos ang pagsagwa. Nanay Ising, arin ang mga hangers. David, pirmi ka magpuli, diri ha? Gusto mo nga dito na mag-practice eh. Ayaw lang na mama. David, kaninyo ini? Ang binala. Daya paliwag. Baya i-anay kami. Para sa'yo. Salamat. Tani, hindi mo na ako ginbakulan. Bayain na lang. Pangsimba mo. Nangayayat ka. Napuyat sa kakaisip sa'yo. Matigot? Te! Kabagi sa imo! Kagwapa! Tun? Tun! David? Mabuti pa magbihis ka at susunday ka na ni Tita Amiling magkaliban. Ma, ano namang gagawin ko dyan? Hindi ko naman sila kalala. That's why she's fetching you. She wants you to meet her nieces at itutur ka daw niya sa kanyang resort. Sige na, mag-ilis na. Nakakahiya. Hoy! Bakit ka lapit ng lapit sa anak ko, ha? Nakikipagkwentuhan ka na.
Pahawak-hawak ka pa. Malandi ka. Hindi ka marunong maglagay sa lugar mo. Mahuli pa kita. Uli-uli. Palalayasin kita. Sige. Sa kusina. Lola, kung buhay dito si nanay mo, kasi ang kagig niya. Si Imo. Tito, pangaluyagan mo si Lorena. Wala na siya naluyag sa ako. Lorena. Nanay Ising, kayo ng pumbula ang bahala dito. Tapulin ako. Lorena, Lorena, gapalayo ka sa ako. Hindi man ako umiiwas. Nagmamadali lang talaga ako. Dito, may inuutos sa akin ng senyora eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Senyorito, yung kita bagay. Wala namang ibang tao dito eh. David na itawag mo sa'kin. Hindi senyorito. Parang gata ka. Mahal mo ba ako? Ayaw mo sumagot? Bahala ka. David! Buntis ka nga. Magiging daddy na ako. Magiging daddy na ako. Hindi ka malipay. Eh, bakit naman hindi ako matutuwa? Natakot ka. Akala mo magagalit ako. Eh, ano na pangalawa? Eh, di magpapakasal tayo. Sarado ka? Oo naman. Para bago lumaki ang tiyan mo, kasal na tayo. Gusto ko babae. Para duwa ko kamo, ipoil ko. Hi, baby! Hi, baby! Hi, baby! Hi, baby! David, so paano ang mama mo? Na nakabulan. Tuhan na ako kabulan. Kaya nga mo, ma. Ang gusto ko sana, makasal kami agad. Matagal na preparasyon yon. Aba, hindi naman ako papayag na basta ka na lamang ikasal. Alam mo ba ang pangarap ko? Kung matuloy yon, malaking handaan. Hindi mo problema yun, ma. Asikasuhin ko kagad. David, what about your specialization?
You start classes a week from today. Ganyan na lang ba? Ha? Magda-drop out ka na lang? Hindi mo na itutuloy? May solusyon ako. Ituloy mo ang iyong internship. Total, 1 year lang naman yon, hindi ba? Pagbalik mo, saka kayo magpakasal. Pero ma, nakapanganak na siya noon. Anong kaso? Anong kaso? Ikaw pa rin naman ang ama. At saka, alam nga naman, palakarin natin itong si Morena sa aisle na malaki ang tiyan. Ba, hindi ako papayag noon, di ba? Abala? Ha, Lorena? Pananagutan ka naman ng anak ko. Very good. Edi okay na. Nagkaayos na tayo. Para isang taong na naman eh. Anak, take care of yourself always, ha? Huh? Yes, ma. Kayo na umbala sa magin ako. Sige, sige. Eh, umalis ka na. Baka mahuli kayo sa flight. Sige na. Oh, huwag kang magpapagutom, ha? Lagi kang kakain. At saka huwag kang magpupuyat, ha? Ikaw man. Kung hindi ka magmasakit, ha? Alam mo, ang mga doktor, hindi tinatabla ng sakit. Dodong, maghinay-hinay sa pag-drive, ha? David. David, umalis na kayo. Sige na. Sulat ka. Sulat ka. Mag-iingat ka, ha? Ikaw, Mark. Pag-iingat mo agad. Ingat ka! Ikaw nga rito. Akala mo sineswerte ka, no, ha? Kahit kailan, hindi ako papayag na maging asawa ka ng ako. Muchacha ka lang dili. Kagkamo ka na na sa bilog mo mabuhi. Oh. Anong ginatulok nyo? Sinvergwensa! Sige! Balik sa obra! Nanay Ising, daw ko ba ang telepono? Pinautod na ni Senyora. Ngaaw? Sus, ginapamangkot ba na? Hmm.
Rena. Ihambal ko ano ang gusto mo. Hindi ka man pagtuod-tuod doon ni Senyorito. Sa akin ka na lang. Kahit buntis ka, kuhin ko. Tito! 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 Ano pang kinanlan mo? Inguba mo na ako. Ano pang gusto mo? Wala ko na luyag sa imo. Matuto kang tumanggap ng hindi. Si David lang ang mahal ko. Siya lang ang gusto ko. Pasensya ka na. Hindi ko naman. Hindi naman katapipilito ng kukunga ko lang eh. Anong ibig mo sabihin? Tito, mahal mo ba ang trabaho mo? Oo. Oh. Baka naman gusto mong mawalan ka ng trabaho. Hindi, senyora. Pwes, may pagagawa ako sa'yo. Siya ang nag-utos sa akin na gawin sa'yo yun. Alam mo naman, hindi ako pwedeng mawala ng trabaho eh. Sa akin lang umaas ang pamilya ko. Ito, tanggapin mo to. Kunin mo. Kahit paano makakatulong sa'yo yan. Hindi mo mabayaran ng pera lahat ang ginawa niyo sa'kin. Ngayong alam ko na ang totoo. Hindi ako makapapayag na hindi ako madapnan ni David sa malaking bahay. Lorena, huwag ka nang bumalik! Masasaktan ka lang! Nanay Ising! Nanay Ising! Lorena! Nanay Ising! Hoy, Ising! Pasok! Mahawahan lang kayo sa akin! Papasokin ako! Mahawahan kayo! Kagulo na naman tayo. Senyora, dito ko iniwan ang anak ninyo. Dito nyo rin ako dapat balikan. Maawa kayo sa dinadala ko. Katugo nyo rin ito. Kapal naman ang mukha mo. Anong malay ko kung ibang lalaki ang ama ng dinadala mo? Ha? Huwag niyo makapagbitakan ako ng ano-ano. Wala ako ginagawa masama. Alam nyo yan. Pa ang sabihin mo, hindi ka na makakatuntong sa pamamahay ko. Ano, aalis ka ba dyan o gusto mong ipakaladkad pa kitang palayo? Ising! Ising! Senyora! Tumawag ka ng mga lalaki sa duluhan. Bilisan mo! Bilis! Senyora! Kayo na! Lorena, maghaling ka na! Manuwi ka sa imong kalungan. Wala kayo. Wala. Parang kailan lang naririnig ko pa ang tawon niya. Nararamdaman ko pa ang mga yakap, ang halik, ang tinig niya habang sinasabi niya sa akin. Parang gata ka. Pero tulad ng mga bituin, naglaho rin siya sa aking araw. Thank you.
Noon, alam ko sa pagsapit ng ngilin, muli ko siyang makikita. At kung hindi man, ako mismo ang paparoon sa kanya para magkasama uli kami. Pero huli na, tama nga sila. Mahirap nga siyang abutin. Ang pagkakamali lang nila, nang mawala si David, namatay na rin ako. Patas pa rin kami. Patas naman kami. Lagi kaming patas sa lahat ng bagay. Babae ako, lalaki siya. Kostos ako, customer siya. Lagi ko siyang nakikita sa beer house. Nakaupo sa sulok, painom-inom, tahimik, guwapo, mukhang mayaman. Yun ang lalaking type ko. Pagkatapos niyang uminom, aalis na siya. Ganun lagi ang gawa niya. O diba, misteryoso? Lagi, wish ko lang, sana bumalik ulit siya. Pero, di na siya bumalik. Hindi yun ang huli naming pagkikita. Matagal pa ba yan? Pag tumagal ka pa dyan, may bayad na yan, ha? Kaso swerte. Tapos na. Ay, salamat. Doktor ka? Uy, namula nga ako, no? Hindi ako nakapagsalita. Buti hindi nag-hello yung ano mo sa doktor. Sobra ka naman. Uy, pautang mo na nag-isa. Bayaran mo muna. Sige, sige. Hindi, seryoso nga. Hindi kaya may ibig sabihin yun? Na sa dinami-dami ng doktor, eh siya pa yung nakita ko? Baka naman mga mamatay ka na. Uy, gaga ka. Huwag ka pa kasasalita ng ganyan, ha? Prince Charming, oh! Ay! Sunada! Gaga, Prince Charming ka dyan. Ang bata lang yun, no? Uy, ano nga, bigyan mo nga ako ng apat? Ah, basta ako. Naniniwala pa rin ako na balang araw, darating yung lalaki magmamahal sa akin, tsaka sasakipin ako. Uy, uy, teka. Sabi sa horoscope ko, mananalo daw ako sa loto. Talaga? Tataya nga ako mamaya. Paalala mo sa akin, ha? Uy, anong sabi sa horoscope ko naman ako? Pisces. Pisces. Makakakilala ka sa araw ng mga puso. Ng Prince Charming. Gano? Aksidente kapag pangatlong beses magkita. Ang sabi sa baraha, kapalaran na to. Ang malas ko lang, ikakasal na pala siya. Madali ka palang malasing. Nahilo lang ako kanina. Nasya ka siguro sa ginawa ko kanina, no? Nandito ka ba? Bakit? Dapat ba umalis na ako? Pasensya ka lang kanina. Magugulo yung mga kaibigan ko eh. Ako nga pala si David. Ano pangalan mo? Winona. Huwag mo na itanong iprido ko. Baka lalo madadagan ang kasalanan ko eh. Teka. Ano ginagawa mo? Eh di, naguhubad.
Siyempre, di ba dapat sapatos muna? Teka, bakit kinag-uubad? Bakit dapat muna kadamit ako sa gagawin natin? Ano ba gagawin natin? Maglalaro tayo ng apoy. Huh? Di ba? Di ba ikakasal ka na? So, ibig sabihin nun, malapit ka ng itali. Pero dapat, bago yun, dapat kumikim ka muna ng iba. Kasi syempre, pag may asawa ka na, isang ulam lang kakainin mo. Virgin ka pa ba? Huwag ka mag-alala. Magaling akong magturo. Ako? Tinatanong mo kung virgin pa ako? Ba, malay ko. Pero, kung hindi na, eh ako, magaling akong umarting virgin. Kung gusto mo, umiyak pa ako eh. Sige, pag-ubad ka. Uy, tayo. Sandali na. Wala tayong gagawin. Ha? Ito ang pera. Mauna na ako. Nice meeting you. Ha? Bye-bye. Himala. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang ako nakakilala ng isang lalaking umayaw sa ulam. Uy! Sandali! David! Iniinsulto mo ba ako? Ano akala mo? Hoy, may prinsipyo rin ako, no? Kapag binabiyahan ako, sinusulit ko. Kaya nga, pinauwi na nga kita eh. Eh, paano konsensya ko? Teka, nandidiri ka ba sa akin? Eh, di ba chineka po na ako? Alam mong wala akong sakit. Oo nga, alam ko nga. At maganda ka, sexy. Sino naman lalaking hindi papatos sa'yo? Pero pagod na ako eh. At saka ikakasal na ako. At saka pagod ka na rin. Okay, ituring mo na lang ito isang advance Valentine's gift. Oo, ngayon, pwede na ba akong umuwi? Pwede, kung isasama mo ako. Ang kulit mo talaga. Nagpapakipot ka ba? Di bagay sa'yo ha, babae na nagpapakipot. O sige, ganito. Para matapos itong usapang ito, kunin mo na ako. Ano yan? Bakit matigas ang ulo mo? Sige na! O sige na nga, pumasok na nga. Sige na! Kulit talaga niya itong babaeng ito. Kulit? Pwede ba mag-iwasa dito? Sige. Ay, yung bitana, bubuksan natin. Boss, pasensya na po. Wala nang bakante. Sampung motel na yatang napasok namin. Pero lahat walang bakanting kwarto. Malas ko. Swerte niya. O swerte ko. At siyang malas. Ah, ewan. Ihinto mo. Ha? Bakit? Dito ka na ba? O sige, antay na kitang makakuha ng taxi. Ano ka ba naman? Magpipilta na naman ba tayo? Di ba sabi ko nga sa'yo, ayoko na tumatanggap ng pera nang walang kapalit. Dito na lang tayo. Ha? Bakit? Hindi mo ba nagagawa sa kotse? Magugustuhan mo, exciting! Anong ginagawa niyo rito? Naglalaruunin ko, Soy. Sali ko kayo. Nilaloko niyo ba kami? Bawal yan dito. Baba kayo. Ano gagawin natin? Ano pa? Hindi tumakbo. Sandali. Sandali lang. Miss, kano yung balot nyo? Ah, 4. Ah, 2 pabili.
Naku, Miss, kaswerte mo, meron pang natira. Pwede tatlo na lang po muna na makauwi na ako. Sige na nga. Salamat. Ito mong wala akong dalang yosi, makikisindi ka sa akin. Huwag mo nga kung hawakan, bastos ka! Para yun ang problema mo, ha? Sino ba to? Ah, ba't ka ba nakikialam? Bukit malaki ka, alam mo, atras ang kita. Ha? Ano, ha? Sabi ko na nga ba't hindi mo ako kayang iwan eh. Sina, pasok na. Asawa mo? Oo. Swerte naman niya? Hindi. Ako ang maswerte. Mabait si Denise. Maganda. May pinag-aralan. Ito. Ganda nga. Paano kayo nagkakalala? Kaibigan siya ng best friend ko. Nung nag-i-intern pa ako, nag-blind date kami. Yun, doon nag-umpisa. Nag-jug na kayo? Ano ba naman yung tanong mo? Ayaw akong sagutin yan, no? O sige na nga, hindi na nga kita kukulitin. Bakit nga pala hindi ka na pumupunta sa beer house? Alam mo, suplado mo noon. Mas interesado ka pa sa beer kaysa sa mga babae. May problema ako noon. Huhulaan ko. Babae, no? Yung unang girlfriend ko, tiga sa amin. Sa Bacolod. Sulat ako ng sulat sa kanya, pero hindi niya ako sinasagot. Buntis siya nung iiwan ko. Ako yung ama. Nasaan na siya ngayon? Bigla na lang nawala. Wala ako kabalo kung tiit siya. Pero, may naghambal sa akin na may ka-live-in na daw. De, what really happened between you? Sumusulat ako. Hindi naman niya sinasagot. David, let her go. You were never meant for each other. Makakita ka pa sang iba ng mga babae. Nakalevel mo. Ha? Siguro talaga hindi kayo soulmate. Lagi ko naiisip yung anak namin. Hayaan mo na yun. Paglaki nun, hahanapin ka rin nun. Ikaw? Ano naman ang storya mo? Dito kami nagkakilala nung una kong naging boyfriend. Kasi si Ergita pa ako nagtatrabaho nun eh. Eh, nakasakay na ako ng taxi nung malaman ko na nawawala pala yung wallet ko. Nandukutan pala ako. Diyan! Dito oh. Diyan ako binaba ng driver. At dito ako napaupo, nagnangangawa ko noon. Ang pangit ko nga nun eh. Pero kiber, kiber kung kumalat yung makeup ko sa mukha ko. Pagkatapos, bigla niya ako nalapitan. Kaya nga ako palaging nandito sa pwesto ko kasi dito niya ako nalapitan. Tapos, tinulungan niya ako. Inuwi pa nga niya ako sa bahay nun eh. Pagkatapos noon, lagi niya na akong dinadalaw sa bahay. Hanggang sa
may nangyari na nga sa amin. Hanggang sa naging kami na nga. Alam mo, pangako pa nga niya sa akin na magpapakasal daw kami pag nakainom na siya. Umasa naman ako. Kasi ang pangarap ko, yung makasal ako sa simbahan na yan. At merong lalaki magsuot sa akin ng sising. Dahil ibig sabihin nun, tinatanggap niya na ako. Eh, ang kaso nga, ayun, yung boyfriend ko, bigla na lang nawalang parang gula. Doon natapos ang love story. Ano naman ang sabi ng pamilya mo? Wala. Nasa probinsya silang lahat. Ang alam nga nila, sa Schumard ako nagtatrabaho. Paano ko ba napasok sa ganito? I mean, paano ko napasok sa beer house? Sandali. Hindi ba't kayo yung tumakas sa amin kanina? Kayo na naman! Halika kayo sa presinto! Oo, okay, sandali mo na lang ako! Kasama ako, gumawa ng makan! Go! Oo, baka tumakas! Hindi naman tumakas eh! Hindi. Hindi nga ako naninigarilyo. Try mo lang. Hindi na, try hindi na. Sige na, sige na, hindi na. Hindi na. Ikaw na lang. Hindi, wag. Alam mo, akong panganay sa amin. Anim ang sumunod sa akin. Pagkatapos ko ng high school, narecruit kami ng mga kaibigan ko ng isang taga-Maynila. Sabi niya, magiging sales leader raw kami dito. Ako namang si Gaga. Sama naman kami. Eh, ang kaso, pagdating namin dito, dinala kami sa kasa. Hindi raw kami pakakawalan ng... Hindi namin nababayaran yung mga ginastos daw sa amin. So, wala akong choice kung hindi magpagamit sa mga lalaki. Pagkatapos kong makawala, total, andito na rin lang ako. Pinanindigan ko na. I'm sorry. Okay lang yun. Matagal ko nang iniyakan yun eh. Baby, sana hindi na tayo makalabas dito, no? Ang laki na ng utang mo sa akin, pare. Ang sarap ng tulog ko, kinising mo ako. Pero, bailed na kayo. Oh, di paano? Di magkinalan tayo sa reception mo. Eh, sabihin mo na sa mga pulis na pakawalan na kami. Ah, oo pala. Tanggalin na yung kandado. Chip! Kita mo? Sabi ko sa'yo, lahat ng wish ko hindi nagkakatotoo eh. O, paano? Hindi naman kita pwedeng iwan dito. Sige na. Feel ko talaga, siya ang Prince Charming ko. Sayang. May sleeping beauty na siya. Oh. Ah, dito na lang ako. Huh? Dito na lang ako. Kaya mo bang i-headed kita sa inyo? Naku, wag na. Baka hindi pa kita pakawalan eh. Oh, sandali lang, sandali lang. Yan, tulungan kita. Salamat. O ano? Ayaw mo talagang ihatid kita sa inyo. Naku, huwag na. Dito na lang. Ay, anong oras nga pala yung kasal mo? Alas 8. Eh, anong oras na? 5:30. Sayang. Hindi na tayo nakapag-ano, no? Yung pa rin ba iniisip mo? Salamat nga pala. Saan? Eh, dapat ako pa nga magpasalamat sa'yo, eh. Salamat sa pagpapatawa. Sa kwento mo. Sa adventure.
Eh, sulit naman pala eh. Ibabalik ko pa man din yung binayad mo sa akin. So, paano? Tuloy na ako? Sige na nga. Umalis ka na nga. Umalis ka na. Ay! Ingat ka, ha? Sige. Ah, David! Sandra nga pala ang totoo kong pangalan. Ha? Ano? Happy Valentine's. Sandaling oras ko lang siyang nakasama. Pero hindi ko siya nakalimutan. Dahil sa dinami-dami ng laki nagdaan sa akin, siya lang ang interesado sa buhay ko at hindi sa katawan ko. Sayang, tuluyang nawala na ang Prince Charming ko. Parang fairy tale ang aming simula. Lahat masaya. Pero tulad ng isang magandang panaginip, nagising ako isang araw na malapit na palang magwakas ang isang masayang kwento. Better ask for a second opinion. Bakit? Anong sakit niya? Cancer of the brain. Malala na. Philippines will converge for the most coveted crown, but only one will conquer the universe. Isipin mo, ma. Nasa oras ng gabi, isinugod ko si Denise sa ospital. Eh, akala kasi namin buntis siya. Ngayon, anong nangyari? Nakita niyo yung doktor, na-tense siguro. Ayun, dinatnan. Ngayon, hiyang-hiya kami. Hindi namin alam kung ano sasabihin doon sa doktor. Ikaw kasi, mapilit na dalhin ako sa doktor eh. Sobrang excited, ma. Doktor pa naman. Hindi na ako pinapakinggan. Binuhat ako. Sinakay ako sa sasakyan. Paglabas namin ng ospital, tawa talaga kami ng tawa. Tani, susunod yung pagkadunga sa ospital. May good news na. Ha? Sige na. Subukan. Tani, ma. Ay. Mayroon akong fabulous dessert. Ising! Ising! Ay, wala pulos na si Ising.
Digo lang na. Bungol pa. Digo. Excuse me, ha? Na. Yung si Ising. I think kailangan mo nang sabihin kay Mama. Huwag na. Dapat nang malaman eh. Dalawa ko pa kayong puproblemahin. Tsaka malay mo. May pag-asa pa nga. I love you. Ito na naman tayo. Pag-iisipan ko muna. Naghihintay ako ng sagot. Pag-iisipan ko muna. I love you. No? I love you too na nga. Sige. Don't take on me there. Talaga? Talang gaya mo talang. Mami! Mama! Parang bata. This is the dessert. Try na nga to make the good news, di ba, Mama? Look. Sarap yan, Ma. Aba. Para nga kami mga bata, ginagawa namin laro ang sahibya. Siguro, yun ang paraan namin kung makakuk sa sitwasyon. Ang piliin maging masaya kaysa sa malikot. Tired ka na. Mamaya lang siya akyat pagkagising. And bukas, ibabalik na sa hospital for treatment. Hindi na yun ang kaya. Imbis na gumaling eh. Lalong lumalala. Nasa inyo yun. Pero susuko agad kayo. Bakit? May laban ba kami? Kung Diyos lang ako, masasagot ko lahat yan. You know, sometimes I'm really beginning to question the existence of God. Kung may God, eh bakit siya nagbibigay ng sakit na unti-unting pumapatay? Ano yun, sadista? Sana naging Diyos na lang ako eh. Tingin ko magiging mabait ako. Don't worry, I'll take care of you. Ha? Saan ba masakit? Ha, ituro mo? Dito. You're getting stronger. Saan pa? Dito. John, sigurado ko,
Meron pa? Wala namang ano eh. Dito. Bawat araw na dumadating sa amin, blessing. Kapag nagigising ako at humihinga pa siya sa tabi ko, natutuwa ako. Minsan, may mga pagkakataon na kinakikinggan ko lang ang panghinga niya at masaya na ako. Kontrabida ang bulong ng loob ko. Kung ako ang mag-aalaga kay David, sino ang mag-aalaga sa akin? Ano mo dito? Kahanap ng kamakausap. Galing ako sa loob. Sinubukan kong magdasal. Alam mo, hindi niya ako sinagot. Kaya mo lang yun. Sino kasama ni David? Ako naman siya nung iniwang ko eh. Sabi ko may bibilin na ako eh, nakarating ako dito. Diyos kaya yung humila sa akin para makarating dito. Denise, you're tired. Better go home. Kung sama niya ako, David. Carlo, umiyak dito. Nakakanya. Ngayon lang naman nila ako makikita eh. Ka muna umalis ha. Sumahan mo muna ako. Kasi ayoko muna umuwi sa amin. Nadudurog ako kung tuwing nakikita ko siya. Para kami naglalulukuhan. Pareho kami kilit maging masaya, pero alam naman namin ang totoo. Carlo, ayoko mawala sa akin. Ayoko.
Mabuti naman, dumating ka na. Dalawang beses ko nang ininitong pagkain ito eh. Ay, nako eh. Nag-iwan naman ako ng pagkain dito eh. Bakit ka nagluto? Hindi, para sa'yo kasi ito eh. Para sa'yo. Di ba sabi ko, huwag kang magkikilos? Eh kung sinumpong ka? Malakas naman ako eh. Tignan mo. Kaya sinaman tala ko na. Let's have dinner. Lige na. Magbibihis muna ako. Mamaya ka na magbihis. Eh sa gusto ko magbihis eh! Buhay pa, iniiyak mo na ako. I'm sorry. It's okay. It's okay. Hindi mo ako naiintindihan eh. Look, siguro pagod ka lang. Tapos, nagpunta ka ng simbahan. Ano? Ano nangyari? Nagkita kami ni Carlo. Nagkita kayo ni Carlo? Anong nangyari? Punta kami ng motel. It's not right. I'm sorry. Sorry. Huli na para bumawi. Nasaktan ko na siya. Totoo nga pala yung kasabihang kung sino pang mahal mo, yun pa ang nasasaktan mo. Mas masarap pa sigurong mabuhay sa panaginip kung saan masaya ang lahat ng ending ng kwento. Doon, bawat pagkakamali, may kapatawaran. Parang biro, nagkakatotoo rin pala ang mga panaginip. Nakikinig ako. Naisip mo nang doon. Hindi kita masisisi. Dahil pabigat na ako sa'yo.
Nagkakaintindihan naman tayo, di ba? Mabuti na rin yun. Habang maaga pa, hindi na kita puproblemahin. Tsaka hindi naman masama kung siya. Dahil kaibigan ko naman yun. Alam ko hindi kanya sasaktan. Kung ano-anong sinasabi mo. Ikaw ang mahal ko. Sana. Sana kaya kitang paligayahin. I'm so sorry. No. I'm so sorry. May ipagtatapat ako. Alam niyo, sa kauna-unahang pagkakataon, ito yung araw na masayang-masaya talaga ako. Dahil alam ko, ngayon ko napatunayan na hindi basta mabubura ng sakit o ng kamatayan ang love story namin ni David. Sa piling ko kaysa sa saya. I'm sorry. Wala akong tanging may bibigay sa'yo kundi ang sarili ko. Pero nung say-say nung kung wala na ako. Wala na nga pero alam mo, ikaw ang pinakamahal ko. I love you. Kahit nagwakas na ang kwento, ikaw pa rin ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sa ito. Siguro nakalimutan mo na ako, pero ikaw, hindi pa rin kita nakakalimutan. Kasama nito ang isang maliit na regalo.
Sana makita mo nang hinahanap mo. Paalam. Sa babae muna kong minahal. Sa ina ng aking anak, patawarin mo ako. Alam ko ang laki na ng ating anak. Ipinagkakaloob ko sa kanyang kalahati ng aking mahal. Talaga, hindi mo rin pala ako nakalimutan. Kung wala ka lang asawa, iisipin ko na in love ka rin sa akin. Iingatan ko to. Sayang ano? Mali ang timing. Pero di bale, ikaw pa rin ang Prince Charming ko. Goodbye, David. Alam ko, magkikita ulit tayo. Hindi ko alam kung kailan, pero bahala na siya. Siya naman ang nakakaalam ng lahat, diba?